Hello guys, what's up? Welcome back na naman sa panibagong YouTube video ko. Yan guys, so nandito uli ako ngayon sa Taurus Bike Shop dito yan sa Marilao, Bulacan. So, ikaw ba ay naghahanap ng budget na bike na ready for trail? Ayan, tamang-tama sa'yo ang video na to. Magba-bike check tayo dito ng guys ng abot kaya na bike. Siyempre, ano to, guaranteed, pwedeng-pwede to sa trail. Ayan, pwede mo itong pantalon-talon. Ayan o. Pinewood Dynamite Trail. Pangalan pa lang guys, pang trail na kagad ito. Ayan. So mamaya malalaman ninyo bakit nasabi ko na ready na to at budget friendly sa mga naghahanap talaga ng mountain bike na ready for trail. Mapapasana all ka sa bike na ito. Ayan guys. So wala nang intro, diretso na agad tayo, bike checkin natin to. So yan guys, ibabike check natin to, promise. Excited ako. Gustong gusto kong mabike check to kasi ito yung first time natin na makakapag-bike check ng naka-rock shocks ang suspension fork. Oh, so total, nandito ta rin tayo ngayon. Binibida natin ang rock shock na suspension fork. Sisimulan ko ang bike check dito sa rock shock na yan. Rock shock XC30. Coil type ang ating suspension fork. Alloy ang ating crown, alloy ang ating arc, alloy ang ating lower. So ang ganda guys, puting-puti, ang linis tingnan, promise. Oh, at may manual lockout at preload dito sa kabila. Kakaiba yung preload niya guys, hindi siya plastic. Ayan, alloy ang preload niya. Oh, naiikot ko siya guys, ang daling iikot, promise. Ayan oh. Oh, at 100 mm ang travel ng stanchion niya guys. Ang kinis oh. Oh, ang ganda. At ito isa pa guys, take note, may preload siya. Ay, preload. May reload adjuster siya guys. Oh, ngayon lang ako nakapag bike check talaga ng bike na may reload adjuster. Ito daw yung ano, yung nakakapag-adjust ka ng bilis ng balik ng iyong stanchion. So pag mabilis ganun, pagbabagal, may sound effect pa tayo, no? Ang ganda nito guys, promise. Mapapasana ula ko nito. TK27.5 model, 100 mm travel, medium coil spring. Ayan, promise, ang ganda. Powered by SRAM. Ah, sister company ba ang Rockshock saka SRAM? Ayan, may nakasulat doon guys, yun. Powered by SRAM. Ang ganda nito, promise guys. Wow! At ang kanyang frame guys, sinukat ko tong head tube, 110 mm. Ito, nasasanay na tayo na sukatin to kasi may mga nakikita ko na head tube na maliit, may malaki, may mahaba. Ito 110, so siguro nasa normal lang siya na haba. At tingnan nyo naman, oh, dito dumaan ang internal cabling natin sa head tube, dito sa may bandang gilid. Hindi yan pwede sa gitna kasi tatama yan sa steerer tube. Kaya nandito yan sa gilid. Tapered head tube. Tapos ang pintura ng ating frame ay metallic green. Kung hindi ako nagkakamali guys, ayan o. Metallic green siya. Tapos yung mga decals niya guys, hindi siya masyadong pansinin kasi dark. Kagaya nitong pinewood, ayan, water decals to. Pag kinapa mo to guys, makapal yung emboss niya. So para talaga siyang sticker na dinikit. At ito nakikita niyo guys, so Dynamite Trail. Oh, 'di ba? Ang ganda nito guys. So diyan ko nalaman na ready na to pang trail. So pangalan sa itong nakita ko na shock na to. Yan, sa mga mahilig mag-trail diyan, tamang-tama to sa guys sa inyo. At magugulat kayo mamaya sa price. Ito water decals, may nakalagay na Dynamic Trail.
Ayan, tapos ano to? Warning. Mabasa mo tayo ng warning. At ito guys, so may mga batik-batik na water decals dito. Ang lapad nito. Tapos makitid na rito. At ito guys, ito yun ang ganda. Pampatibay ito. Reinforced daw ito eh. Kasi bumaba itong top tube, pumantay dito sa seat stay. So ang frame natin guys, ang size nito ay 16 inches small. Ayan. No, dito sa seat tube. Ayan, pine wood, dynamite trail small frame size, triple batted technology. So mas matibay daw, mas marami. Alam ko mayroong pang ano eh, 4 batted na technology, pampatibay daw 'yon sa mga corner. Ayan. At dito, maraming uod ng pagkaka-welding at smooth welding 'to, guys. So promise, ang sarap himasin nito. Oh, lalo dito, guys. Oh, smooth. At ang layo ng relasyon ni top tube sa kani down tube. Oh, ganda. At dito sa seat stay niya, bladed 'to, guys. Laki ng pagkaka-bladed niya. Tapos may logo ng Pinewood dito, kung makikita nyo guys, oh. Wala siyang bridge. Ayan. May nagtanong sa akin, may nag-comment dati, matibay daw ba? Oo naman, matibay ito kahit walang bridge yan. Ayan, matibay yan kahit walang bridge. Tapos, itong chainstay niya guys, ganun pa rin, napakalapad guys. Napakalapad nito, oh. Tapos pakitid na rito. At meron siyang dynamite trail dito. Ayan, hindi siya masyadong pansinin guys, kasi dark yung design, tapos alos dark din yung pintura natin at yung ating dropout na papalitan. Ayan guys, so napapalitan. At tingnan natin saan dumaan or wala. Ah, nandito ito guys. So kung gusto mo maglagay ng FD, kung sakaling gusto mo maglagay ng FD, ito dito stopper, tapos dito lumabas. Ayan, dito lalabas yung FD cable mo. Tingnan natin kung saan papasok. So dito may papasok yung kable ng FD. Kasi ito RD saka preno. Ayan. So kung dito mo pinasok, doon lalabas. So yung dalawang ipinasok mo kanina sa top, sa head tube, dito lumabas yan. Ayun, ang ganda nito guys. At dito dumaan yung preno sa likod. Oh, ang ganda, oh, di ba? Oh. At tingnan natin. Ayun, dito dumaan ngayon yung RD. Ang ganda nito, promise guys. Oh. At tingnan natin ngayon yung kanyang hubs. Ayan, hubs, yung hubs, subs. Ang hubs niya, prick. Tama ba ang pronunciation natin, guys? Prick. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, guys, crown ng ating bearing. Yung may crown. Parang ball bearing type pa yata to. Ayan eh, parang di ko masyadong makita, guys. Eh, may cover na rubber, eh. Oh. Ayan, alloy. Hubs, ang ating prick. Ayan, bilangin natin taas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating alloy na prick. Quick release. Ayan, quick release. Tapos, bakal. Ang ating spokes. Tapos, ang ating double wall alloy rim. Meron siyang, groove ba tawag doon? Yung parang may uka. Ayan. Sabi nila, reflectorized daw yan. Ayan, sabi nila. Hindi ko pa natetesting, guys. Kasi wala pa ako nito. Ayan. At ang gulong natin, guys, ay CXT Jack Rabbit. Si Jack na may alagang rabbit. Ayan, no? At fast rolling to, guys. For road. Ayan. Pero sabi sa akin, yata to? All terrain. Ayan, itong ganitong gulong na to. All terrain. Ang sukat nito, guys, hanapin natin. Ayaw magpakita. Nahihiya sa camera. Ala talaga, guys, oh. Ayun. 27.5 by 225. So, malapad na to, guys. For all terrain na to. Ayan, kahit saan pwede kang pumunta. Dito sa likod na hubs natin, prick alloy, 32 holes, quick release din lodi. Ayan, no? Siguro doon natin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ayan, 32 holes, alloy prick, quick release lodi. Baka lang ating spokes, double wall alloy na rim na mayroong groove. Sabi nila, reflectorized daw yan. At ang gulong natin ay CST Jack Rabbit. Si Jack na may alagang rabbit. Nakita ko na tong gulong na to, guys. CST Jack Rabbit. Way back 2017 sa Trinks. Ayan. Medyo matagal-tagal na sila, guys. Ayan. Pakinggan natin yung hubs na prick. May tunog na siya, guys. Hindi naman siya ganun kalakas.
Pero may tunog, ha? May tunog. Tingnan natin, silipin natin yung tatak ng ating sagmit. Eh, nakasagmit, panalo talaga to, guys. Magugulat kayo sa presyo nito. Nung una ko nadigin ng price nito, guys, doon ko naniwala. Pero promise, panalo to. Isa, dalawa, tatlo, apat, tsa. So, 9 speed ang ating kags. 11. Ayan, hindi natin makita. 11 to 42. Tit. Pwede na to, guys. Hindi ka na mabibitin dito. Kung malakas ang binti mo, hindi ka mabibitin dito, guys. At Shimano Alibio ang ating RD. Ayan, no? Ang ganda. At plastic ang pulley. Standard dito. Standard din yata ditong sa guide pulley natin, guys. Plastic din. Ayan. At ang kadena natin, 9-speed YBN. Ayan, kitang-kita ko, guys. YBN ang ating kadena. At ang ating crankset, ang may tatak na Prick King Kong. Uy, King Kong. Ang laki kasi nito, guys. So, ang lapad, oh. Kita mo. Mga 40 mm siguro to. 40 to 50 mm lapad. Halotech. May lago, ay wala, ayun, may lagusan, guys. May lagusan niya sa mundo mo. Ayan. Alloy, 170 mm ang haba nito. Naka chain bolt tayo. Bakal ang chainring natin, Lodi. Narrow wide dyan, Lodi. 34 teeth, guys, ang ating chainring na bakal. Ayan, oh. Hindi ko alam kung, siguro ano to, guys, 104 BCD. So, hindi ako nagkakamali. Ayan. Ayan, guys, habol ko lang. Nakita ko to. So, isa pang pwedeng paglagyan, labasan ng FD. So, dalawang FD type ang pwede mong gamitin dito. Yung side swing, saka yung up pull. Ayun, may natutunan na naman tayo. Oh. Sabi nga nila, learning is a continuous process. Ayan. So, two types. Huwag ka lang bibili ng FD na dito sa ilalim. Yung dumadaan yung kable. Again, side swing, then up pull. Ayan. So, dito tayo ngayon sa kanyang seat clamp. Ang seat clamp niya, guys, may mata. Made from alloy yan. Alloy, Lodi, yun, no? At ang seat post natin ay Prick. Prick ba? Prick. Ayan, na 31.6, 350 ang haba, ang taba niyan, guys. At ang pedal nito, promise, ay alloy. Ang lapad. Uy, oh, akala ko seal bearing, guys. Ang smooth kasi, eh. Pero ano to, ball bearing to, guys. Ang ganda ng ano niyo, pedal niya, guys, oh. Ayan, panalong panalo tayo dito sa presyo na to. At dito sa upuan, ayun, may tasbo. So, labasan ang ihi mo at utot mo dyan, no? Ayan, so sisingaw dyan at tatagas ang ihi mo dyan. Yung foam niya, guys, hindi ganun kakapal, hindi ganun kanipes. Tama lang. Ayan, medyo mahaba to at matulis. Tapos yung pisngi ng panin niya, upuan niya, makitid lang. Ayan, makitid. So, ilalagay ko sa swak ang puwet mo rito kasi hindi naman siya ganun kalapad at wala rin siyang hiwa rito. Dito dadaan ang utot mo at ihi mo. Yan, o, gawa yan ang Prick. At dito tayo ngayon, kanyang cockpit ba tawag dun? Cockpit. Ang handlebar niya, guys, made from alloy, Lodi. Alloy yan na may tatak na Prick. Ayan, alloy yan. O, 720 mm ang haba. Straight. Ayan, o, guys, o, straight. Kitang-kita naman natin. At 100 mm na stem. Kung hindi ako nagkakamali, guys, negative 30 yata to. Basta sigurado ako, guys, negative yan. Naka-negative yan. Hindi yan positive. Ayan, pag binaliktad mo, positive na yan. Prick yan, Prick. At meron tayong spacer na 1, 2, 3, 4. 4 na 10 mm. Plastic ang ating dust cover. May tatak na Neko. Tapos ang dust at itong head cap niya ay aluminum na may tatak din na Neko. Ayan, ang ganda nito. At syempre, ang ating brake lever ay Tektro. Ayan. So dumadami na ang Tektro ngayon. Mukhang babalik na sila. At Shimano Alibio na shifter. Ayan, 1, 2, 3, 4. May indicator dito na 1, 3, 5, 7, 9. At sa kabila, wala kang makikita kasi naka 1 by. Ayan, oh. Panalo din to, guys. Tektro na to. Oh. Mm. Ayan, oh. At ang kanyang grip, guys, naka silicone grip na siya. Oh, wala ka nang papalitan dito sa bike na to, guys. At goma, ay hindi, plastic to. Itong handlebar, bar and cover, plastic. Ayan. At syempre, dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Tektro, post mount,
Ayan, ang ganda oh, Tektro at 160mm na rotor. Oh, Tektro din pala to, guys. Ayun oh. Oh. May nakita ko. Ayan, Tektro din ang ating rotor. Tektro yung rotor, Tektro yung caliper, panalo. At syempre sa kabila ganun din. Tektro na post mount. Tapos Tektro din na rotor, 160mm. Ayan. At ito yung kabilang side ng crank arm. Syempre hollow tech yan. Yung BB niyan ay hollow tech. Ayan, buti pa yung bike may BB. Ayan, 170mm. Tapos ito yung plastic pang lock dito sa kanyang crank arm. Ayan, no? Palagay ko wala na ako nakalimutan, guys. Ayan, sulyapan uli natin, guys. Ito, ang ganda, promise, oh. So yan, guys, ang ating bike check ng Pinewood. Nakalimutan ko na. Tayo na may trail. So ayan, guys, ang ating bike check ng Pinewood Dynamite Trail. Ayan, tamang-tama to, guys, sa mga naghahanap ng budget MTB ready na for trail. Pang talon-talon na to, Tet. Malamang mapapasana all ka dito sa bike na to at magugulat kayo. Ang halaga nito, guys, ay 18,000 pesos. Lakihan natin, guys, only. Biglang ganun, no? So, sulit na sulit to, guys, kasi naka XCR coil type, may rebound yun, guys. So kita nyo man, rebound. Tapos naka Shimano Alivio 9 speed at Tektro na hydraulic brakes. Tapos yung frame niya, ang ganda, guys. Pang trail talaga siya, ready. At hollow tech pa, san ka pa. Pinewood Dynamic Trail. Ayan, syempre dito lang yan sa Taurus Bike Shop. Ayan, ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang contact number, Facebook link at Google Map sa mga gusto mag-avail nitong napakaganda magaang sa bulsa na Pinewood Dynamite Trail. At huwag kalimutan pindutin ang comment, guys. Pa-comment naman, guys, kung okay ba ang ating video quality. Ang kinakapa ko pa kasi yung ating nagamit natin ngayon na bago natin na GoPro Hero 9. Ayan. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 5,000 na tayo. Ayan. Hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Thank you.